guys. Check out na tayo. And actually guys, for today, biyahe na tayo papuntang Malaysia. So magto-two nights lang tayo sa Malaysia. Nabook ko na yung bus ticket ko sa Klook ng 11:15 AM. Pero dadaan muna tayo sa Maxwell guys kasi gusto kong itry yung laksa nila at Hainanese chicken bago tayo umalis ng Singapore for the last time. Maglalaksa tayo and mag-Hainanese chicken. So ayun guys, andito na ulit tayo sa Maxwell. Ito na yung Maxwell station ng MRT. So ayan guys, so jump pack agad, ang daming tao. 9 AM pa lang. Ito rin yung kinain na natin kagabi pero dito sa kabilang side, sa kabilang aisle nila. Dito naman tayo guys kasi ang itatry natin ito nga Hainanese chicken rice. Tapos itong SG laksa yan, no. 5 lang yung maliit. So let's go. Yan na guys, naka-order na tayo and try na natin yung kanilang chicken Hainanese dito sa Maxwell. So ayan guys, so tingnan nyo yung itsura. Lumipat ako dito sa kabila kasi mas onti yung tao. Ayan, may nakita pa ako dito, may mga nagpi-film. Ayan o. Nasa ang chicken. Masarap talaga yung rice dito guys. May hinahalo sila. May tinitimpla sila sa rice. Kasi kung titignan mo, parang plain lang siya pero may lasa yung rice. So ubusin ko to guys. Tapos hanap tayo ng laksa. Pagkatapos ko dito guys sa Maxwell, sobrang lapit lang dito nung famous na Nanyang Coffee, yung Singaporean coffee nila. So bago tayo pumunta ng train station papuntang Lavender MRT station kasi nandun yung bus going sa Malaysia, dadaan tayo ng Nanyang. Actually guys, busog na ako kaya lang gusto ko talagang mag-try ng laksa kahit yung maliit lang na bowl. Tagal mag-open ni Kuya. Ito oh, ito yung gusto kong itry, itong laksa. Ay, nagluluto pa lang. Late na kasi pumasok eh. So, tingnan natin sa iba. Yung iba guys, sarado pa talaga sila. Meron ako nakikita dito, ito. Soup. Parang Hong Kong style na mga soup. Ito may laksa din dito. Daming kainan. Kaya lang gusto ko ng laksa. Ito oh. Open? Why what? Are you open? Open. Yeah? Why what? This laksa. Guys, nagtagumpay naman tayo. Kahit hindi ko alam kung bagong gising ba si Kuya o kung marami ba siyang pinagdadaanan ngayon or kung ganun lang ba talaga siya magsalita. So anyway guys, meron na tayong laksa. And bago tayo umalis ng SG, matatry natin siya. Medyo maanghang siya na creamy. Tapos yung noodles, lasang-lasa mong bagong luto.
$5 lang to, guys. Sug ka na. Ang sarap dun eh. Ang sarap ng tofu, ang sarap ng pagkaluto. Ang panalo dito, guys, yung broth. Init. So guys, pagpunta kayo ng Maxwell, try nyo dito sa Tian Tian Hainanese Chicken Rice. Ayan, no? Para malasahan nyo yung kinain ni Anthony Bourdain. Diba? What is your name? Tembay. Tembay. T-E-M-B-A-Y. Yeah. How old are you? Me? You get 45. Mm-hmm. 45? Plus 20. Plus 20? No. 65. 64 now. Yeah. You still working? I'm halfway retired. Because I'm doing you work the, here in Singapore? I'm the estate consultant. Consultant for the real estate consultant. Ah, okay. What about bank also? Bank. Ah, bank also. Oh, okay. So three of them is in the bank. Yeah, you have a lot of money, huh? They have a lot of money. But in here in Singapore, they continue to support their parents, or they support you with financial when you're retired, or they don't have you. No, they don't have, because you have everything. That's nice. You save enough until you retire, huh? And you are, if I can. So I'm very familiar with the real estate in Singapore. Real estate. Real estate, like shop houses, store. Shopping, building, warehouse. So you know where I can rent some apartments here? Of course. So when I come back, I need to look for you. You mean you come back? Huh? What do you mean you come back? You can come, I can come back for vacation again here. It's nice to visit again. Ah, okay. Yeah. Only service apartment allow you to stay for 2 months, 3 months. Okay, that's not. And for a month, how much it will cost? Depend on location. If it's in the city? In the city, for the service apartment, maybe 1 month costs you about 6,000. 6,000 Singaporean. Why do you think Singapore is very expensive? Because we have very good system. Yeah. The government system. Respect in the world. Mm-hmm. Everybody trusts. Nice, yeah. I think that's the reason why also. It's not about the food, everything, the how much you pay. It's all about the people and the trust. The trust. That when you walk on the street, you are safe. Yeah. Exactly. You are safe. Even at midnight, you are safe. Then you take a food. You won't get diarrhea orders. The food is perfect also. Okay, yeah. You have control for the food. Before they set up the store here, food store here, they have to train and get a license from the government. We don't have a street. No street foods, only hawkers. Only hawkers. Yeah. And all the hawkers are safe. You will not get diarrhea for sure. It is proven and tested. Huh? Yeah. So, they always say that I look like Chinese. Yeah, you look like Chinese. Because of my eyes, but I don't know. No, you exactly look like Chinese. Maybe your ancestral. The ancestral. There was Chinese, right?
All right. Can you take a look? Yes. Thank you very much for your time. Bye bye. So ayun na nga guys, 10:30 na si tatay, kunentuhan ako ng kunentuhan. Actually guys, gusto ko pang magstay. May pagkwentuhan sa kanya kasi na-enlighten ako sa kultura ng Singapore. He was born and raised here pero galing ang dugo niya Chinese siya. So yun guys, so mabilis ang coffee na lang to sa nami, yung mga 15 minutes. Kasi ang plano ko dapat before 11:15 nasa Lavender MRT na ako. So yun, para meron akong 30 minutes time para mag ready going to Malaysia. So tignan natin kung mahaba ang pila, hindi na ako pupunta sa Nanyang guys. Pero kung hindi naman mahaba, gagrab tayo. Sige, take out na lang natin. So bilisan na lang natin magkape guys. So kung talaga siyang i-try, ayan no. Nanyang Old Coffee. Yan. Ito na guys. Dito na tayo guys sa Nanyang. And ito yung kanilang menu. So ito orderin natin yung original. Sarap sana tumambay dito guys. Ayan no. Ang ganda yung vibes. Meron din siyang second floor. Ayan no. Ayan, the craft of Singapore traditional. Ito guys, nakuha ko na yung coffee and upo lang tayo saglit mga 5 minutes. Kasi kailangan na natin umalis papuntang Lavender MRT station na guys. 20 minutes yung travel time sa train. So, goal ko talaga makarating doon ng 11 kasi magpapapalit pa tayo ng Malaysian dollar. Tapos try natin maghanap ng SIM card. Malaysian SIM card. Hi guys! So, andito na tayo ngayon sa Lavender MRT station. And nakapagpalit na ako ng Malaysian ringgit. And then, may ubus ko na rin yung laman ng aking top-up card sa EasyLink. Kasi hindi ko na siya gagamitin. Kaya lang hinahanap ko ngayon yung bus station papuntang Malaysia. So, sabi niya, malapit daw sa McDonald's. Nagtanong ako kanina kay ate sa may 7-Eleven. Hindi niya rin daw alam yun. So feeling ko to, ano lang to, mga bus na dumadaan dito. Hindi siya talaga yung terminal na katulad sa atin. So mga ano lang to, nadaan yung bus tapos sasakay yung mga passenger at alis na. Parang ganun, drop off, pick up area. So hanapin natin yun. Sabi kasi, malapit doon sa McDonald's. Baka ito na, yun Star Express. Kasi tabi daw ng McDo eh. Ito na yung McDo eh. Ito, McDo. So parang ganito lang yung style ng mga bus guys na pag-pick up. So ayun guys, nakaupo na tayo dito sa bus. Bawal magtanggal ng mask dito guys. So, sunod-sunod tayo sa rules.